Magandang gabi mga kaibigan. Ngayon lang ako naka-lecture sa inyo kay Katya nang ang husband ko ay namatay sa diabetes. Mabuti naka-ano siya sa 4 years pag namatay siya, no? Kaya ang atin na lang i-lecture sa ngayon parte sa diabetes. Doon kami na gano'n parang ma-prepare na para sa kapang kanina nga po nilariya taba? Lasting piece pinirad parlor. Kaya sa ngayon ang tutukan na lang natin para sa sakit na yan. Ang asawa ko 3 years na matay sa diabetes man, no? At ang kapatid niya 6 months lang kahit hindi na dialysis. Pero ang mister ko husband kabi na ka 3 years out o years 8 months kay ano ng na dialysis. Ito naman ang kasi nila namatay naman sa diabetes din. Mga naka 4 years siya, yeah. Pero yan ang mabuti natin tutukan empathy sa diabetes. Kay napakadelikado pala. Hindi ka naka baka kung may ganyan ka na medyo ang isipan mo nakafocus na lang kung kailan ka mamatay. Kay wala ka nang sa gustuin man nang may sakit o kung hindi. Diyan ka rin sa kamatayan patungo. Kaya wala tayong magagawa. Kaya kailangan na lang natin nga po kung saan ang parte sa kidney, no? Kaya dyan ang diabetes na ka dyan ang kasentro na pag ang kidney mo ay na may diabetes ka dyan na, kung na baldado na siya, no? Kaya yan ang pakusan natin sa ngayon. Kung ang mga tao paano hindi makasakit ng diabetes, no? Na hindi makuan ang kidney. Kaya ang sa amin, sa husband ko, nagkamali kami. Eh, bakit? Nagsabi na ang doktor, humanap kayo ng pera, sige da, kahit hindi niya pwede 2 weeks sa next week. And sige da ngayon, na-operahan siya. Kunin ang bato sa kidney para hindi mapunta sa dialysis. Ayan. Sa medyo paano-ano balang siguro at ang pera ay damahila pa hanapin sa amo ng kantidad huli kami sa timing na nakwanjit siya na anugid ang kidney na piktuhan din, no? Kaya hindi na bisan kunin ang bato sa kidney, wala na effect. Kuha na siya. Sabi ng doktor, why not ang magawa? Para dialysis na. Mister mo, dialysis na lang. Pero sa manapadialysis ang tao, mas nang deboy na siya. Maka 10 years ha? O 5 years ha? 4 years ha? Kaya yung asawa ko, naka-3 sabi. Yan ang delikado. Kahit pag ng kidney mo,
maano na pikto na sa heart, nang makakuha na siya, dyan na siya, last, end na, ang na ano sa death certificate, end, nasa kwan sa kidney at heart, dyan na siya. Kaya gustuhin mo namin at sa hindi, hindi na masalba, patay na siya. Kaya kailangan tutukan nato itong pati sa kidney, kung paano natin maalagaan. Kay yan ang delikado, kaya pag damage sa wala ka ng salbasyon. Okay, kung may mag-donate ng ano, o magbili ka ng kidney o ano na, prote, kailangan ang atin gawin ay ang tayo mismo ang mag-alagaan natin ang atin kidney, kaya para hindi siya madamig, no? Kaya ang una natin gawin ay magpalaga ang pangalagaan ng ating kidney, no? O bato. Ang kidney ay tumutulong sa pagtanggal ng dumi ng katawan sa pamagitan ng pag-ihi, no? Yan, urinate ka na o kung ano na, yan. Maging nasira ang kidney, pwede itong magdulot ng kidney failure o mag-dialysis. Mahal at mahirap gamitin maganitong gamutin ang kidney, no? Muna, no? Madialysis ka gid. Punta agad sa gusto mo at sa hindi, dialysis ka. Ang dialysis, napakasakit sa mga pasyente. Na maawa ka. Labas-basok ang blood. Nakliningan siguro. Kaya, mabuti pang mamatay ka na lang kung ganyan man lang ang iyong sitwasyon. Kaya mapunta tayo sa kung anong gawin natin. Kaya para nga hindi tayo magkasakit sa kidney. Ang number one natin, bawasan ang asin sa pagkain. No? Bawasan ang asin, kailangan ay matuto tayong malimitan ang pagkain ng maalat, no? Paris ng asin, patis, tuyo, baguong, daing, at tuyo. Ayan, ang atin. Masarap yan. Bisan ako, ito hindi ako makindi kung ganyan ang aking ulam, no? Pero kailangan limitahan. Wag pa agtugto ng kain. Ah, sarap. Ah, sige pa. Limitahan natin kay tayo rin ang magkasakit. Masarap yan. Puro tayo ang mapituhan. Hindi ang pagkain. Pagkain na yan. Kasalanan mo yan, kumain ka na, alam mo na delikado yan. Sige ka pa ng kain. Kaya yan ang ating ibitahang pagkain, no? Naalat, no? Sabaw o tsarsa, huwag itong busin. Pagkaluto ng duldols ay kalahati lang ang seasoning o alat ng ilagay sa ganitong paraan. Mabawasan ang asin, nakain natin. Kapag masubrahan ang asin sa katawan, itataas ang presyon, blood pressure natin. Ang high blood pressure ay sisira ng ating kidney. Yan pala, kung may high blood ka pala, yan ang isang dahilan na masira ang kidney mo. Kaya kailangan natin ang bawasan ang pagkain na maalat, no? Limitahan ang
protein na sa pagkain. Alam na ninyo ang pagkain ang sobrang protein na tulad ng karne, baka, baboy, at steak, no? Ay makapahirap sa kidney. Utunay po yun, kaya nga ang may sakit ng kidney ay limitan ang protina niya, mga karni, no? Mga karni tulad ng karni, no? Ng baka, baboy, at steak. Mga ganyan, siguro kung gusto natin kumain, every sa 1 week, 2 days lang, no? Para hindi tayo masubrahan. Ganyan lang gawin natin, every week, 2 days lang ang ating pag-prepare dyan. Hindi sige-sige, araw-araw, kaya mas delikado tayo. Dyan tayo mapunta sa kidney, ma-damage, at maano tayo, maano ang atin, ma-damage sa kidney natin. Dati tayo ang magdisiplina sa sarili natin. Limitahan natin ang pagkain. Yan ang delikado ngayon. Masarap na pagkain nga daw, hindi mo maindian. Siya pa lang nagdala ng sakit sa atin. Kaya kailangan natin ang disiplina sa ating sarili. Huwag basta-basta na lang kakain na daw kung hasta ang gusto mo. Hindi ka pa busog, sige pa. Pero may delikado pala. Na dyan, no? May delikado tayo. Na kailangan na yan. Kailangan ang ano, limit sa pagkain natin, no? Na bin. Ubusan ang paglapat sa atin. Yan. Kaya ang number 3 natin gamutin ang alta presyon o high blood pressure kapag mataas ang iyong presyon. 140 over 90, dito na umpisa ang pagkasira ng kidney. Ba, delikado pala, may high blood ka. Sisira pala ito ng kidney, no? Na ang gusto ng kidney ay normal ang blood pressure lamang, bawasan ang alat pagkain na minom ng gamot sa alta presyon, no? Yan ang gawin natin. Kaya mahirap pala kung may sakit ni marami kang pagkain na hindi mo pwede makain. Alagaan natin ang kidney natin, part 2, no? Na karaang artikulo nabanggit na ko ang mga tips para alagaan ang kidney. Bawasan ang asin sa pagkain, limitahan ang protina sa pagkain, gamitin ang alta presyon sa high blood pressure, at gamutin ang diabetes, no? Yan ang gawin natin sa atin part 1 na ang gawin natin sa para hindi masira ang kidney natin. Kaya ang sa part 2 natin, para hindi makatulong sa atin, limitahan ang paggamit ng pain reliever. Kaya masama naman pala ang kaya inom ka ng mga paracetamol, mga kung ano para sa sakit, may pinamik. Masama pala ang sige-sige kainom, no? Ang mga pagkaraniyang pain reliever tulad ng may pinamik acid, no? Ng ibuprofen at mga mamahaling pain reliever tulad ng Silocotib, no? Muna. At kailangan ng limitahan ang paggamit nito sa 2 linggo lamang.
Pagkatapos, huwag ka nang pahinga na, hati na ang kidney bago ma-damage, bigyan ng gamot na kirot. Kaya kapag ikaw may arthritis, maring lagyan muna ng mainit na tubig, ma-compromise, hindi ka mag-inom ng para sakit. Kaya ma-damage wala ang kidney natin. Kaya yan ang gamitin, ang gawin natin. Masakit, na lang natin ng pain reliever bala na kung sa paa mo da, kung saan ang mga gamot para sa sakit. Yan mo ng uminom ng sapat at tubig ng isang araw, no? Yan ang atin, ang pagkaraniwang payo ng doktor ay pag-inom ng 8 basong tubig sa pang-araw-araw. Makatulong ito sa pag-iwas sa kidney stone o bato. Sa bato, no? Kaya ang mga dumi dyan na kung nagkainom ka ng tubig, daw parehas na lang siya ng lupa pala na masama siya sa atin na no? Na dyan, no? Kaya medyo kung hindi siya makalabas sa tagal, siya naging stone. Kidney stone siya. Kaya blagahin natin ang ating sarili. Inom tayo ng tubig na 8-8 baso kada araw. Kaya yan. Para naman sa ating sarili yan. Alam mo naman na kung may kidney stone ka, ang mahal ng bayad sa hospital, sa papira, operating room, o doktor na maipira sa'yo sa hospital, higaan sa hospital, private room o ward. Yan, malaki ang bayad. Kung di ang disiplina na lang ang gawin natin. Kung ano ang gusto ng doktor ay siya natin sundin. Yan ang atin. Yan ang ating salbasyon dyan. Yan, hindi tayo makasalba sa sakit na ito kung hindi tayo magsunod sa utos ng doktor. No? Yan ang gawin natin. Para sa mga taong napa-CT scan sa MRI, ang contract style, gumagamit ng dye na padadaan sa ugat, kailangan nating pangalagaan yung kidney. Inom muna ng 1-2 baso tubig bago magpa-CT scan o MRI para makahinga ang kidney sa ilabas nitong dye, no? Yan ang gawin natin. Kapat na din, wala nang basyan ang paggamit ng supplements para sa kidney. Ayon kay Dr. Elizabeth Montemayor, wala pang supplement ang naimbento sa pagmapatunayang nakatulong sa kidney. Sundin ang lamang ang mga payo na naibigay nito para mapanglaan ang ating kidney. Yan. Kailangan sundin natin ang payo ng doktor. Ano sabi ng doktor, huwag natin palabasin ng bukas ay atodi sa buhindi na inumang gamot, ganyan. Hindi na pwede. Every day. Kaya yan ang payo ng doktor para ma-kontra na hindi tayo ma-dialysis, hindi ma-damage ang ating kidney. Yan.
sa gusto natin at sa hindi, yan ang atin obligasyon. Ang pagsunod sa sabi ng doktor na dapat nato ay gawin. Na? Yan. Na? Huwag sobra na pag-inom ng vitamin C. Oh, masama pala ang vitamin C, no? Yan ang nainom ko ng vitamin C na. Oh, ayun kay sa kay doktora, multimeror hanggang 500 milligram lang ang vitamin C ang kanyang marekomenda. Ang sobrang vitamin C pwedeng makadulot ng kidney stone. At ang kidney stone naman ay pwedeng mabot sa kidney failure kapag hindi maagapan. Yan. Example na ang mister ko. No? Na hindi namin naagapan. Kaya ang pera, okay nang ang pera, hindi ka mapirahan sa operating room kung hindi sa requirement nila. Abi example ng 50,000 o 70,000 half na down mo sa hospital. Eh, hindi kami nakaabot. Hindi kami naka-ano ng ganyang laki ng money. Kaya hindi namin siya nasalba. Hindi namin napapirahan ng staktong sabi ng doktor. Hindi na kami magpaano ng 1 week. Kailangan, at this 1 week, sa sinabi nilang pizza, opera na agad. Di kami ang magkasalanan na hindi namin na ang perang para sa operasyon niya. Na-operahan siya. Pero wala nang silbi yan. Kaya medyo na may kwa na siya. May kwa na ang kamatayan niya. May na siya kung hanggang 3 years, 4 years, 5 years. O kung mas mabuti sana kung maka 10 years, pero medyo ako lang gustuhin ko na okay na to ang 3 years. Kaya naawa ako sa husband ko. Makita ko siyang na-dialysis. Ako ang kasama niya sa dialysis sana. Kaya naawa ako sa kanya. Kaya parang siya na saktan. Kay back and forth ang blood na naglalabas sa gamit sa dialysis. Kaya mas kung ako lang mas gustuin kong mamatay na lang siya sa hindi sa matagal na panahon. Kasi nahirapan akong mag sa kanya na Bermel ako nag-iyak. Nawa ko sa kanya. Kaya makita mo sa mukha niya na medyo nasaktan siya. At ang niya, ang face niya, medyo hindi na normal. No? Kung na-dialysis ka, ang face mo medyo hindi na kanda. Ayaban ko kung hindi ko describe ganyan, no? Kaya yan ang atin importansya, no? Kung ang requirements ito ng doktor na hindi natin sa araw-araw nating buhay. Natin, no? Kung huwag na sobra na pag-inom vitamin C. That's yun. Magtanong muna sa doktor kung minom kahit anong gamot. Pagpa-check up ng ihi, no? Urinalysis. That's yun. Mapasibisi. Huwag ka ng dugo at kretamin. O at kumonsulta sa inyong kidney specialist.
O doktor, nagpahalaga ng kidney, alagaan natin ito, no? Yan ang atin gawin para hindi madami sa kidney natin. Ang sabi ng doktor, wag ba tayong patamad-tamad sa pag-inom ng tubig? Eh, para hindi ka mahirapan sa pag-inom kay it mo. Eh, pag gising mo sa umaga, guru, kung ang ibang nag-pareduce, idaw una ang tubig sa pagkain. Yan ang ginagawa nila, no? Kaya tayo, divide natin kung paano natin makuha ang hindi mahirapan. Daw, hindi kung sigisigihin mo, daw ang stomach mo daw full na sa water, daw makanto na din sa ato na balik sa ating mouth. Kaya hindi pwede one mo lang sa pag kwan ng 8 glass na, no, sa day. Kaya ipartida mo sa baga siguro 2, 4, 6, 8, apat naman ang sa afternoon at sa evening. Yan ang gawin natin. Kailangan man ng makaanugita ng 8 sa everyday natin. Kaya para hindi ma-damage. Akala nyo noong permi lang ko absent sa lecture, nagpa-general check-up ko, nagpa-ultrasound, at nagpa-kwansang heart. Ay gusto ko malaman. Yan ang lecture natin. Nga mapa-general check-up kita, no? As every year. Para malalaman kung saan yan ang may diferensya sa parte ng ating katawan, ay magamot na agad na hindi malaki ang damage. Pwede pa siyang masalba, no? Kaya yan ang ginawa ko. Sa heart, wala akong sakit. Very happy ako. Hasta sa stomach, sa akin, walang damage. Wala. Kaya kailangan ko magpa-ultrasound kay ang aking ng blood sa white blood cell hindi nag-normal, nag-glusa. Kaya kailangan mag-apan para baka malkimya ka, pero hindi tanda, kaya delikado na. Kung ang ganyan sakit, mas madali ka namang mamatay. Kaya ano ka na ng blood. Perme ka lang sa blood, no? Para may hindi ka hindi manalo ang white blood cell, no? Kaya yan, naagapan siya. Kahit yan ang sa akin lang pala, kulang lang ako sa tulog at kay wala man sa pati ng ultrasound sa mga kidney ko, sa mga ko, wala man diferensya dyan sa pati ng chan ko, no? Sa tama ko kung mga dyan, why damage, no? Normal sa lahat. Kaya thank you na pa, thank you sa Lord. Kasi why ba na diferensya ang heart ko, why diferensya ang sa ultrasound ko, ang sa magbigay lang si doktora ng vitamins na para ma-normal ang mapakuha naman kung ang result ng makuha sa blood dito para mapag-examine, no? Nagtaas ba ang white blood cell ko o kung nag-low naman. Yan ang ng doktor sa pagbalik ko sa hospital. Yan lang diferensya, wala nang iba. Normal na lahat.
Kaya yan ang natatank you ko kay Lord. Kaya yan ang kailangan ko, kaya gusto ko na hindi ako mapaya sa lecture ko, na ako na ang nagsabi sa ginalikturan ko na pa-ultrasound kayo every year para na may para may mga diferensya ang parte ng katawan nyo sa result, magamot agad, balik sa normal yan. Na? Ang heart, hindi pa madami kung magapan agad. Kaya yan, na ako na ang nag-example ng general check-up. Kaya, kayo rin. Oo, sabi mo, malaki ang gastos. Pero ano, ang pinakamalaki ang gastos kung magkasakit. Example, itong kidney lang. O kung madami ng kidney tax, ang operasyon malaki ang gastos mo. Kung na madami ng kidney tax, hirap mo nang ibalik yan sa normal. Kaya ang ma-advise ko sa inyo sa ngayon pa lang, ipa-check up na. At ang mga sabi dito sa atin book sa parte sa diabetes, kailangan at sa kidney, kailangan na na-attention din. Kaya para hindi madami sa kidney natin, kaya ang kalabasan nito, malaki ang gastos. Siguro, kung may bili ka abot ang kidney, wala ano. Pero may 200 gora, pinaka minus gora, 100,000, dyan ka. Kaya, sa ngayon pa lang, maski 5,000 pa ang general check-up, okay na lang. Diba ako, napa-laboratory pa ko sa next week siguro, pa-check-up ko ang aking ng blood count sa white blood cell, kung baka normal na. Kay ang doktor nagbigay sa akin ng vitamins para magtaas, kaya yan ang tingnan sa next week. Kay pakwa naman ako ng blood, masakit sana pero hindi man pwede na hindi ako magpa-check up. Kaya para magpanan ng doktor kung ang gamot ko sige-sige. Na para mag-normal siya ang white blood cell ko. Yan lang diferensya ko. Wala nang iba. Kaya kayo ha, payo ko sa inyo kung pwede. Na kung medyo ang ating advice ng doktor, isundin natin. Ang mga maalat na mga pagkain, huwag masarap yan, pero damage sa ating kidney. Kaya kailangan ha, kayo na ang magdepensya ng katawan nyo. Kaya masyaan mong advice ko kung hindi nyo yan sundin. Wala akong magawa. Gusto kong tumulong sa'yo. Kung hindi nyo tulungan ang sarili nyo, wala tayong walang epekto yan. Kaya sa'yo na. Kayo na ang bala sa lecture natin kung okay sa inyo. Apply nyo sa buhay nyo. No? Yan ang ating lecture sa ngayon. Kaya thank you very much mga parents, ha? Okay. Thank you. Sige.